Hindi ako nagre-reklamo sa'yo. Ikaw yung sumasagot. Ikaw yung sumasagot. Kamusta ka, Kuyang Bagger? Ayos lang naman po. Ano, nakaka-move na dun sa ano, issue namin ni Madam Hampas Lupa, yung nangyari sa supermarket. Okay, so ikaw naman, Madam Hampas Lupa, kamusta ka naman? Eto, okay naman ako, Madam Jess. Jessica Sogo. Masaya, syempre. Diba? Kasi nga, eto, okay na kami ni Kuyang Bagger. Diba? Nagkapatawaran na kami dalawa. So, masaya. So, pag-usapan naman natin yung nangyari sa Walter Mart. Okay lang ba sa'yo, Madam Hampas Lupa? Oo, syempre naman. Okay, okay naman, okay lang sa akin. So, ikwento mo kung ano ang nangyari sa loob ng Walter Mart. Kwento ko na to sa una kong ano, sa pagpapaliwanag ko na walang kwenta dahil binabas pa rin nila ako. Kasi nga daw, kwento ko yun, ako ang bida, okay? Pero ito yung side ko pa rin, talagang nangyari. Pumunta kami ng Walter Mart, ayun nga, less than 12 items yung pinamili namin. Kaya nagpumila kami sa, di ba, yung ilalagay lang sa paper bag. Pero nung natapos nang i-punch ni cashier, yung mga pinamili ko, ang sabi niya, walang paper bag. Ang nasabi ko sa kanya, okay, sige ate, kaya dilagay niyo lang sa maliit na box. Di ba? Tapos, nilagay niya yung mga pinamili ko sa basket na kulay red. Bit-bit nun yung mga kasama ko. Nilagay niya sa baba ni Kuyang Bagger. Tapos, hindi talaga siya crowded. Yun yung pagkakaintindi ko. Hindi siya crowded during that time. Tapos, meron si Kuyang Bagger inaasikaso na matanda. Tapos, hindi ko alam, pero ang pagkakaano ko nun, ang pagkakahiwatig ko nun, parang ang chusy-chusy ng matanda. Kasi ang dami-dami yung pinaglalagyan eh. Tama ba? Parang ang dami yung iba-iba yung pinaglalagyan niya. So siguro naiirita siya. Yun yung pagkakaintindi ko nung time na yun. Kaya ang tagal talaga ni Kuyang Bagger during that time. Tapos, dahil sa yun na nga, natatagalan na nga ako, may nakita ko maliit na basket, na box. So alam mo naman ako kasi, sikat ka tera, pakialamera, di ba? Kinuha ko yung maliit na box. So, naisip ko na ako nalang magbabox ng pinamili ko. Tapos, ito nga yung ano, kaya na-videohan naman yun. Kasi nga, itong alaga kong, ano, si Burhel, binidyohan niya ako. Pero yung video na yun, para lang dapat yung kay daddy niya. Kasi nga, tinutuksin nila ako na mag-apply na daw ako ng bagger sa Walmart. Yun lang talaga yun. Tapos, nagsabi ako na, tinatanong ako ni, may tinatanong sa akin si Burhel ng time na yun. Ano siya sa akin? Ginano niya ako. Tinutokso niya ako. Tapos ang sagot ko sa mga tanong ni Burhel na, uy mami, ano ka, papansin ka na naman dyan, ganyan-ganyan siya sa akin, ganyan. Tapos sabi ko, ang sabi ko doon, na siguro na triggered si kuya sa sinabi ko na, ako na nga magbabox kasi ang tagal ni kuya. Bago pa ako nagsabi noon, okay ako magsalita kasi nga nakangiti nga ako sa video talaga, no? Nakangiti ako. Hindi ko talaga gustong awayin nun si kuya. Tinatawag ko pa si kuya na, kuya, parang naman ako ng tape. So, binigay niya din naman sa akin yung tape niya. Tapos, pagkatapos noon, yun na yung nagsabi ako na ang tagal kasi ni kuya kaya tinutulungan ko na siya. Siguro mga 10 seconds, 15 seconds. Sumagot itong si kuya. Sa susunod po kasi, dito kayo pumila, hindi doon. Yun yung sabi niya sa akin. As a customer naman, hala siya, bakit ano? Bakit siya sumasagot sa akin ng ganun? Yung parang, syempre kasi, para sa akin kasi, noong time na yon hindi ko kasi alam kung anong pinagdadaanan niya. Diba? So, naka-focus lang ako sa kung ano yung nangyayari sa akin. Eh, ako naman, say customer, diba, customer's always right. Hindi mo gusto eh, nasasagutin ka nang dapat nagbibigay sa'yo ng magandang servisyo. Masagot din na talaga ako kay Kuyang Bagger na, kuya, nag-explain ako sa kanya. Hindi naman talaga ako dapat dito pipila. Dapat doon ako sa paper bag, pero wala silang paper bag, kaya kami pinapunta dito. Pero nga itong si kuya, sinasagot niya na din talaga ako na huwag kayo dito magreklamo sa akin, sa CS kayo magreklamo. Ganon siya. Ako talaga, umiinit na talaga yung ulo ko noong time. Kasi sagot siya nasagot. Tapos yun na nga lang, nung umalis na si kuya, nag-walk out talaga siya. Tapos yun na yung kausap ko yung guard, natanong ko siya na
Bakit ganyan naman yung mga staff nyo dito? Nagdodrogo ba yung mga staff nyo dito? Sa paglabas ko na nga ng Altermart, eh, gumawa pa ako ng video dun sa sasakyan, na which is very wrong naman na ginawa ko. Dapat inayaan ko na lang yun. Ganon. So, hanggang sa, ayun na nga, nag-trending ang lola mo. Bilay na bilay ako sa mata ng mga marites, sa mata ng mga basher na iisa lang ang tinitingnan na pangyayari. Okay. Yun yung side ko noon. As a customer kasi, nag-expect ako na very high na customer service kasi syempre dun sa Watermark, malaki yung binabayaran natin dyan, di ba? Ako namimili ng grocery every time. Malaking ginagastos ko sa kanila. So, I expect naman ng mataas na standard ng customer service. Kaya ganun yung naging reaction ko nung time na yun. Okay. So, ikaw naman, Kuyang Bagger, gusto namin matinig ko anong side, yung sa side mo. Yung una, yung dun sa, ano, sa present customer ko nung time na yun. Ano kasi yun eh, matanda na siya. Tapos, ang karamihan kasi nang binili niya nun, puro mga ano, karne. Tapos, may iba rin mga food na ano, hindi karne, mga non-wet na food. Ayun, may, nahihirapan kami magka siya, dalawa kami ng customer ang nagpapa siya, pati yung kahera. Yung karne, hindi mo yun pwede ihalubas na dun sa ano, sa ibang pagkain kasi baka maghalo, manglansa yung ibang pagkain. May dala siyang isang eco bag. Dun naman niya nilagay yung mga non-food, yung mga sabon. Ngayon kasi ang sisti, kaya napatagal. Ayaw ng customer na erecta ilagay dun sa iisang box, magkasama yung pagkain tsaka yung karne. Gusto niya ibalot ng paper bag. Dun, na dun yung isa sa malaking problema namin doon sa ano, supermarket na yun, yung paper bag. And ang sinuggest ko sa customer ko, ma'am, pwede ibukod na lang natin ng box. Ayaw niya daw kasi marami siyang bibit-bitin, mag-isa lang kasi siya. Eh ano, wala kang, ang tagal namin nag-desisyon kung paano namin niya ano yun, ilalagay sa box na ano, hindi hahalo doon sa ibang pagkain. Ayun, hanggang sa ano, nakapagpasya na kami na ano, lagyan na lang ng divider. Tapos, doon na, narinig ko si Madam Pasupa na nagsabi ng ano, yung ang tagal naman ni Kuya. Ano yung kanina pa kami naghihintay. Ayun. Doon ano kasi, para sa akin kasi, ano kasi galing sila sa ibang lane, tapos parang magiging kasalanan ko pa kung bakit naghintay sila habang may inasikaso pa ako na which it's ano, dapat priority ko talaga tapusin yung current na customer ko nung time na yun. Ayun, kaya nung time na yun, narinig ko yun sa kanya, sinabi ako na lang siya na ano, ma'am, next time po na magpapabox kayo nung kayo pumila. Tinuro ko yung mga counter na nag-offer ng box. Tapos yun, nagali siya. Sunday kasi yun, Sunday nangyari yun eh. Kaya expected mo na maaga pa lang marami na tao. Yung sinasabi ni Damang Pasupa na ano, na konti na lang yung customer, ano na kasi yun eh, 12 noon na nangyari yun. Karamihan sa customer nagla-lunch na kaya pumupa na yung pila. Pero nung umaga, ang dami, ano nun, ang dami pang customer. Doon ako na ano, parang napiga na yung pasensya ko nung kasi ano eh. Isa nga sa problema namin yung paper bag. At isa yung sa ano eh, sa parang nagpapabwisit sa akin doon. Hindi lang sa akin, pati sa ibang kasamaan ko doon, mga bagger, cashier, na kada sasabihin namin sa customer, ma'am, sorry po, wala ng paper bag. Pwede i-box na lang. Eh, yung ibang customer kasi, yung konti lang yung pinamili, ayaw nila na ano, ilagay sa box. Kasi nga, di ba, ang konti ng pinamili, tapos ilalagay pa sa box. Kami yung sumasalo ng mga galit ng ibang customer na ano, nagre-reklamo, bakit supermarket, tapos walang paper bag, di ba? Ang panghabot na yung madam, yun ano, sabi ko sa kanya, ma'am, ano yun, sa CS ko yung magreklamo, huwag sa akin. Kasi nga, ano eh, parang ano, yung dapat na sila yung sumasalo, kaming mga ano, mga employee na yung ano, yung mga nasa checkout, yung mga maharap sa customer, yung tumatanggap ng galit ng customer na hindi rin namin kasi namin alam kung bakit may ganung problema, kung bakit nagkakaroon ng shortage sa may ano, sa may paper bag. Lumalay yung ano namin, hanggang umabot na ng social media. Ayun. So, madami ka, pumunta ka ba sa customer service para itanong yung inaano ni Kuya Bagger na walang
paper bag? Hindi. Hindi na ako pumunta ng customer service noon. Diretso na ako umuwi ng bahay. So, ang ginawa ko, umuwi na lang ako, gumawa ko ng video, in-upload ko, umuwi ako habang naluluto ako. Parang ganun na lang yung talaga nangyari. Hindi rin talaga ako nakapag... Hindi rin ako nag-isip ng, ano, ng mas tama. So, ibig sabihin pala ko yung bugger. Nung nagagalit ka nung time na yun na nagpaparinig ka sa... na sinasabi mo na huwag ka sa akin magre-reklamo, sa si customer service ka nagre-reklamo, parang half meant true lang pala yun para sa akin. Kasi yung half noon dapat para sa mga customer service na, yes, na nakakarinig noon. Mm. Diba? Tapos ako naman, inangkin ko lahat. inangkin ko lahat yung mga ano, yung mga sinasabi mo na hindi ako nakapag-isip na baka iba yung pinaparinggan mo. Mm. Diba? Ako lang yung sinabi ko sa sarili ko na ako lang yung pinaparinggan mo, which is wrong pala. Mm. Na pinaparinggan mo din yung dapat na makarinig nun, na which is yung customer service dun sa supermarket na yon, na talaga namang hindi sila nagpo-provide nang dapat nilang i-provide. Hindi sila handa sa maraming mamimili during that weekend. Okay, Kuya Bagger. Pagkatapos ng mag-argument ni Madam Hampas Lupa, ano ang ginawa mo? Ano, after na nung ano, magsagot kami doon, nag-walkout na ako nun. Kasi ano eh, sa, siguro yung sa customer, konti lang. Pero yung sa tapat ng checkout namin, yung iba rin mga employee doon, nakasaksi nung mga nangyari doon, na kung paano ako sumagot, paano kami nag-ano doon. Naiya na ako, kaya ang ginawa ko, nag-walkout na lang ako. Tapos nung nasa bahay na ako, parang ano, di ko rin, ano eh, parang tulala kasi, di ba, bakit ako nag-walkout? Kasi parang, tapos pa nun, nang panahon pa ngayon, di ba, mahirap maghanap ng trabaho. Ngayon, medyo napapaisip ako. Bala ko bumalik. Yun nga lang, mga bandang ano na, alas 9 ng gabi, may nag-chat sa GC namin, yun na, sinend yung video. Tapos nung nakita ko doon yung video, yun nga ako yung, ano ako, tsaka siya yung ano, nandun sa video. Tapos nagit din yung mukha ko, kaya, parang ano, parang wala na, naiyan na ako bumalik. Kasi kumalat, sa ano, social media, ano eh, kumalat yung video eh, kaya ano, naiyan na ako bumalik. Tapos nag-effect din sa stress, kasi nga, na ano yung, na-reveal yung face ko. So, Kuya Bagger, anong nangyari sa'yo? Nakawal ka ba? Nag-quit? Nag-resign? Or what? Ano yan? Mga ano, ilang araw nun, simula nung lumabas yung video namin, nag-chat sa akin yung, ano, yung agency namin na ano, pinakupunta ko ng office nila. Kinausap ako. Actually, maganda yung offer nila sa akin na ano, kung ayos lang daw na ano, ilipat ako ng ibang trabaho na lang para ano, para hindi ako mabakante. Yung nga lang kasi ang inoffer nila sa akin nasa ano na NCR, medyo malayo sa amin. Kaya ayun, ako na rin yung nag-desisyon na mag-resign na lang para ayun, para matapos na yung ano, yung kontrata. Parang nakukonsensya na naman tuloy ako. Ang sakit na ko. So ito, Madam Hampas Lupa, ano ang nangyari sa iyo nung araw na yun? Pagkatapos ko nga umuwi ng bahay, yun nga na-upload ko yung video, eh di stress everyday. Kasi ang daming basher. As in, parang mga kutong lupa yung mga ano, yung mga vlogger na nagsipag, alam mo, copy ng videos ko, re-upload sila, na-upload trending eh. As in, sobrang trending talaga nila. Yung ibang mga, sa akin, ang views lang sa akin, nasa 1.6 million, di ba? Pero yung ibang mga nag-re-upload ng videos namin na ng mga nag-commentator ko, no, mga bias naman, yung iba, 8 million, may 10 million pa yata na views, 5 million, 6 million, ganon kalaki yung views ng mga ano, mga vlogger na nakisaw-saw sa issue namin. Tapos, syempre, stress, iniisip ko din noong time na yon na makipag, ano, na mahumingi ng sorry kay Kuyang Bagger.
Tapos, kasi meron din ako mga followers na nagme-message sa akin sa through PM. Kasi hindi sila makapag-comment sa post ko. Kasi dinudumog sila ng mga basher. Ganon ka-hyper yung mga basher nung ano, during that time. Parang bagyong undoy. Parang gusto mga pumatay. Kaya ang ginagawa nila to comfort me, yung mga talagang naniniwala sa akin na nakita yung side, yung both side. Yung next day, inaaway ko pa talaga si Kuya Bagay kasi yung parang galit pa rin ako noon eh. Kaya nakagawa pa ako ng video noon na sabi ko, hindi talaga magsusuri kay Kuya Bagay lalo na sa mga basher. Nakagawa pa ako ng video noon kasi syempre, ano pa rin ako eh, yung parang talagang nagdadamdam pa rin ako. Diba? Tapos, pero nung ano na, mga third day na, medyo okay na ako. Kasi ganun ako eh. Madali ako magalit sa totoo lang. Pero madali din na mawala yung galit ko. Madali din ako magpatawad. Ganun. Tapos nung third day na, yun na yun, naisipan ko na nahin ako, tama na nga to, masyado ng ano, toxic, ganun. Masyado ng ang dami na nakikisaw-saw, ganyan-ganyan. So naisipan ko no, nahanapin si Kuya Bagger. Next day yata yun, nung ano, third day yata yun, nung gumawa ako ng video, or fourth day, hindi ko na matandaan. Basta gumawa din ulit ako ng video na hinahanap ko nga si Kuya Bagger at nagsorry ako sa kanya dun sa video na yon. Tapos gusto ko siyang tulungan at gusto ko malaman kung ba't siya nag-quit, kung ako ba yung may kasalanan na kaya siya tinanggal ba siya. Kasi kung tinanggal siya sa trabaho, kasalanan ko yon. Pero kung siya mismo nag-quit, choice niya yon. So kasalanan niya yon. Ganon yung mga iniisip ko noon, kaya hinanap ko si Kuya. Pero yun nga, nung hinanap ko si Kuya, hindi rin siya napakita sa akin, tinakasan niya kami. Tinakasan niya kami dun sa barangay. Kasi nga nakita, nung ano, pero ang sabi mo Kuya, ba't mo nga kami tinakasan nun kaya hindi ka ano, napakita nun? Pinapapatay ko yung video nun eh. Pero nung sinabi ko sa kanya na ano, papatay niya yung video, ano sabi niya ano? Ano, okay lang daw kasi vlog lang naman daw. Siguro yung akala niya nung time na yun ano, akala ko, yung akala niya na akala ko, nadadamputin ako ng barangay. Kaya sabi niya, vlog lang naman daw. Tapos yun, hindi ako pumahayag kasi ayoko na ng ano eh, ayoko nang i-ano yung ano ko yun. Kasi nga sa first video. Pero yun yung nakikin video. Tapos silang yung vlog. Blur yung sinasabi niya doon. I-blur niya daw. Hindi yung mga ano, kasama niyang mga kasamang barangay na staff na ano, sabi, hindi, i-vlog lang ngayon. Siya nagsabi mga barangay. Iba-vlog lang yan. Oo, yung kaya mga hindi barangay. Kaya hindi ka nagpakita. Oo. Tapos nung nasa barangay kami, dumating si, di ba nga, kasi sa barangay lang ako. Kaya ako pumunta ng barangay kasi nga, para hindi siya matakot. Kasi doon gusto siya makausap kasi baka mas matakot siya o mailang kapag mismo pinuntaan ko siya sa bahay nila kasi may mga kasama ako mga lalaki, di ba? So, kaya ang ginawa ko noon, sa barangay kami, nakiusap ako sa barangay ko, pwede pasundo si Robin para makapag-usap kami at makapagbigay ako ng tulong na kinakailangan nila. Tapos, dumating si nanay ni Robin. Hindi niya kasama si Robin. Akala ni nanay, si Robin nauna na. Kasi nga, umalis na si Robin, nagbis ng dami, tapos kinuha yung bag niya, nagdala ng payong, lamyard, umalis na. So si nanay naman dali-dali pumunta ng barangay. So akala niya si Robin nandoon na, pero wala si Robin, hindi siya dumating. Ininjan niya ako. Yun na yun. Tapos noon, si nanay kausap namin, nakapag-interview kami. Eh si nanay naman binibidang-bidang niya si Robin. Which is naging mas masama dun sa kwento. Kaya itong si Robin nagalit talaga sa akin kasi nga in-upload ko yung video kasi nga hindi siya napakita, so para lang malaman ng mga followers ko na ginawa ko naman talaga na hanapin si Robin, so in-upload ko yung video. Pero naging masama yun para kay Robin, masama yun para sa kanya. Kaya ang nangyari, ayun na, kinontak niya yung ibang mga vlogger na mga sawsawera at sawsawera. Yun ang nga, sabi niya, kakasuhan niya ako. Tapos, imbis na yung ibang mga tao na mas nakakaalam, eh dapat pinapayuhan ka ng mas, alam mo yun, yung about sa pros and cons ng gagawin mong hakbang, tulad mo na yung mga pwede mong ikitain sa araw-araw sa pagtatrabaho, ikasya lang sa pang-araw-araw nyo ni nanay, di ba? Kung talagang yung mga nalapitan mong tao nung during that time is gusto talaga nila makatulong kay Robin, di ba? Dapat tulong na ano eh,
na ikaw unlad ng buhay niya, yung ibibigay sa kanya, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon, di ba, Robin? Oo. Na makapag-usap kaming dalawa, na masabi niya, na masabi ko sa kanya na sorry, na maipaliwanag ko yung side ko, yun yung hindi nangyari. Hanggang sa'yo na nga, dumating muna yung mga sawsawero at sawsawera bago nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Ganon. Okay, so can you tell us kung paano kayo nagkaayos ni Kuyang Bagger? Ano, bale, isang Friday, nag-i-scroll ako ng phone ko. Tapos nakita ko yung video ni Kuyang Bagger at saka ng dalawang vlogger na nakikisaw-saw. Siguro sinave mo yun, sir. Sinave mo yun, sir, sa ano ko, sa phone ko, yung video na yun. Kaya nakita ko siya. Eh, dahil sa wala naman akong ginagawa, kasi hindi talaga ako nanonood ng vlog nila. Kasi hindi ako nanonood. Ginawa ko, pinanood ko na lang siya. Dahil sa wala akong ginagawa, naging curious ako. Ano kayang pinagsasabi nila dito? Ganyan. So, pinanood ko ng buo. Hanggang sa doon ko narinig yung sinabi ni Kuya na dapat daw babalik pa ako doon sa kanila ng Sunday. Parang ang feeling ko naghintay si nanay sa akin. So nakonsensya ako. Wala, naghintay si nanay. Kasi nga, sinabi ko pa talaga kay nanay na babalik ako nay, magdadala ako ng grocery sa inyo at saka ng, ano, ng tulong financial para meron kayo pambayad ng renta, ganyan-ganyan. Kasi nga, walang maibibigay si Kuya Robin sa'yo ngayon dahil wala siyang trabaho. Tapos, pangalawa dun sa sinabi sa video ni Kuyang Robin, yung tinanong siya nung dalawang vlogger na yun, kung ano yung plano niya ngayon, ang sagot niya ngayon, Bagger, ang balak niya talagang gusto niya mangyari. Gusto mo mag-abroad, di ba? Gusto niya talaga mag-abroad, kaya siguro inisip niya na lang na mag-resign din, kasi nasa isip mo na rin yun na mag-abroad ka na lang. Di ba? Pumasok sa isip ko yung total may part ako kung bakit wala siyang trabaho ngayon. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang tulungan kasi ano, ito yung mas dapat para sa kanya. 'Di ba? Wala siyang ano, sobra yung ano, yung abala na mangyayari sa kanya dahil lang sa ganitong bagay na parehas kaming may kasalanan, 'di ba? Nasa isip ko 'yon. Pero bago pa mangyari 'yon, bago pa yung Friday na 'yon, nung nakita kami niya sa barangay, kasi pinabarangay nila ako eh. Buo yung loob ko. Naharapin siya sa kahit saang husgado. Kung gusto niya akong kasuhan sa akin, kaya hinarap ko siya sa barangay, okay, go. Diba? Kung yun talaga yung magpapasaya sa kanya, ibibigay ko yun sa kanya. Okay. Okay ako na magharap kami sa hukuman. Ganyan. Kasi kung hindi sapat sa kanya yung sorry ko dun sa video ko, edi sige na lang, magharap kami sa hukuman. Pero, nabago ang lahat nung napanood ko yung video nilang tatlo, nabago ang lahat ng ano, lahat ng iniisip ko, kasi ako talaga ma-pride akong tao. 'Di ba? Hindi ako magmamakaawa sa iyo. Ganun ako eh, ma-pride ako eh. Haharapin kita kasi kaya ko, kaya kitang harapin. Pero yung video na yun talaga ang nagpabago ng isip ko. Doon sa dalawang sinabi ni Robin, yung feeling ko na naghintay sa akin si nanay. Kasi mabait si nanay eh. Sa totoo lang, mabait si nanay. Sobra akong na-amaze sa kanya. Yung tipong, ilan taon na nga si nanay? 69 years old na si nanay Josefina, pero naghahanap buhay pa siya. Gumagawa siya ng ano, ng basahan. Yung ibang matanda, anong gagawin nila? Lalabas sila manlilimos. Kaya talaga yung respect ko sa mama niya nandun, di ba? Kaya nung napanood ko yung video na yun, una yung naisip ko si nanay. Tapos yung pangalawa, yung plano niya mag-abroad, na imbes na ang sabihin sa kanila ng mga pekeng nagpapanggap na gusto kang tulungan, eh, sige kuya, magpatawad ka na lang, nandiyan naman ang karma, tutulungan ka namin mag-abroad, ano mga kailangan mo, ganyan. Hindi. Ang sagot sa kanya, ay hindi ka kuya, kung mag-abroad ka, paano na yung kaso mo sa kanya? Nasa video yun. Di ba? Yun yung sinabi nila, nasa video yun. Yun talaga yung pinapasalamat ko sa Diyos. Kasi siguro, kaya ipinakita sa akin ni Lord yun. Kasi nga, magkikita kami ulit sa barangay. Pagkatapos ko talagang pinanood yung video na yun, aba may kumatok sa pinto. Samon, apaan niyaya galing sa barangay.
Sabi ko, Lord, nag-pray ako, Lord, sana mag-isa lang si Robin. Kapag mag-isa lang si Robin, so siguro ito yung sign mo na kausapin ko siya. Na mapaliwanagan ko siya. Na galit siya sa akin, oo, pero sana makinig siya sa akin, Lord. Nagpe-pray ako noon. Yes, ano? Akala nila masamang tao ako, pero marunong ako manalangin. Malakas ako kay Lord, no? Ganon. So, yun, nag-pray ako kay Lord. Tapos yun na nga, madam. Kasama kita, madam, di ba? Kasama kita, madam, di ba? Tinanggap ko yung paan niya. Pumunta ko ba? Nauna pa nga tayo sa barangay, di ba? Tagal ni Robin, di ba? Iniisip ko, sana Lord, walang kasama. Sana Lord, walang kasama. Thank you, Lord! Nung nakita ko sa Robin naglalakad, may dalampayong mag-isa lang siya. Kinakabahan pa ako nun, be. Kinakabahan pa ako nun. Tug-tug-tug-tug pa yung ano ko nun, puso ko nun. Kasi, syempre, di ba? Talagang decided ako nung time na yun na sabihin sa'yo yung mga dapat mong marinig, yung pros and cons ng gagawin nating dalawa. Nakakasuhan mo ako, lalaban ako sa'yo. Yung mga ganun, di ba, pinaliwanag ko sa'yo, di ba? Nag-pray ako noon na, Lord, sana makinig siya sa'kin, kahit hindi ka magsalita. Sabi ko noon sa Lubon, gusto ko kausapin si Robin, out of ano, yung wala na yung sinusulat-sulat. Gusto ko lang marinig ni Robin yung mga sasabihin ko. Yun lang, kahit hindi ka magsalita, di ba, sabi ko sa'yo. Tapos, nag-sorry ako sa kanya. Nag-sorry ako sa'yo, di ba, be? Simula yes. Doon sa unang video, sa pangalawang video, nag-sorry ako sa kanya. Binaba ko yung pride ko. Pero hindi dahil sa hindi ko kayang harapin yung kaso na ako din yung may kasalanan. Hindi dahil doon. Binaba ko yung pride ko kasi yun ang tama. Kasi alam ko na mas matutulungan ko siya. Kasi merong nanay na mas kailangan ang tulong niya para magtrabaho, para makapag-ipon, para magkaroon sila ng sariling bahay. Ganon. Kung itetenga niya yung sarili niya dito sa Pilipinas, tapos kumikita lang siya na ang mahal-mahal na bigas, wala siyang maiipon, di ba? So, ayun. Binigay ko kay Kuya Robin yung number ko, tinanggap niya naman. Tapos doon na yun nagsimula hanggang sa kinukulit ko na siya. May mga time na tinatawagan ko siya. Pero actually, dahilan ko lang yun talaga na tinawagan kita para tanungin ako sa face-to-face. Kasi gusto lang talaga kitang makausap nun. Gusto ko mapulsuhan kung ano yung stand mo nung kinausap kita, kung willing ka bang magpatawad. At tumawag ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Kuya, magkikita pa ba tayo sa face-to-face? Balita ko may sakit ka daw, okay ka na ba? Kamusta ka? Ganyan. Pero ang gusto ko lang talaga marinig nun, nung tinanong kita, Kuya, na, Kuya, napag-isipan mo na ba yung ano ko sa'yo? Yung sinasabi ko sa'yo. Tapos ang sinabi mo sa akin na pinag-iisipan mo pa, thank you Lord. Kasi ibig sabihin, binigyan mo ko ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi pa siya talagang polluted na gawin yung isang bagay na hindi siya handa. Diba? So, after 3 days nung tinawagan ko si Kuyang Robin, pumunta dito si MJ. Aba, si MJ talaga, MJ Siason talaga, ang kinulit-kulit niya talaga ako kasi sobrang supportive friend niya din na kaibigan na, talaga madam, ako bahala, tara punta natin si Kuyang Bagger, kakausapin ko siya, ang ending, ako naman pumunta sa loob ng bahay siya, busy siya sa pakikipag-usap sa telepono, kasi nagkaroon siya ng sarili niyang problema, diba? Ang ending tayong dalawa na, diba, yung ano, grabe kuya, nung time na yun, alam mo, nung pumunta kami sa bahay mo, sobra akong kinakabahan na naman noon. Kasi hindi ko alam kung ano yung magiging reaction mo. Baka mo may batoyin mo ko ng ano, ng tabo, 'di ba? Baka mo uuwi pa pulis mo ko, 'di ba? Ibatuhin mo ko nung gawaan ni nanay ng basahan na maraming pako, ipukpuk sa akin ni nanay 'yun. Oh, syempre galit siya sa akin, 'di ba? Alam na kapaligid doon, kilala ako na magkaaway kami. Eh, ambungan nga ni nanay noon, nung nakita tayo, wala bang magagalit, di ba? Wala bang ano, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko kay nanay, wala naman nay, basta wag lang kayo maingay dun sa mga ano. Diba, sabi ko sa kanya, nay, nandito ako, sabi ko kay nanay noon, nay, nandito ako para makausap si Robin ulit at makapagingi na rin ng dispensa sa inyo dun sa ano, na hindi nga ako nakarating nung pinangako kong Sunday. Tinanggap niya kami ng buo. Tinanggap niya kami ng ano, mainit na pagtanggap. Ganon. Hindi matigas yung puso ni nanay. Nagmana si Robin. Okay, Kuyang Bagger. Ano ang naging reaction mo nung pinuntahan ka ng team ni Madam Mampos Lupa sa bahay mo?
ano, syempre, nagulat ako nun nung pumunta. Hindi ko kasi alam na, ano, una hindi ko alam na siya yun. Nagulat ako may mga tao na dumating doon. Sino na naman itong mga to? Ba't na naman nandito? Tapos nung kinahuli-huli ang pumasok, nakita ko dun si Madam Hampas Lupa. Ayun, sa nung... Nagulat ka ba? Surprise! Oo. Oh. Nagulat ako nun, nung nakita ko siya dun. Nakagising niya lang dun. Na pumunta siya ng personal dun sa amin. Tapos nung... Nakausap niya si nanay, ayun, medyo ano na rin, talaga medyo nagbabago na rin yung loob ko eh. Gumagaan na rin yung loob ko kasi nga, nung time na yun na pumunta siya sa amin, doon na naramdaman yung sincerity ng ano niya eh, ng sorry niya sa akin eh. Kaya, doon na naman mismo, ano, nung pumunta siya sa amin, nung hiningin siya ng tawad, di ba, kahit sino naman siguro, ewan ko lang sa iba kung ganun din gagawin nila na, pag may lumapit sa nila, humingi ng tawad, nabukal naman sa kalooban kung ano yung gagawin nila. Ako kasi, ano eh, siguro dahil na rin sa ano, pagpapalaki sa akin ng magulang ko na ano, ganun rin silang tao, kaya ganun na rin yung ginawa ko. Nagpatawad ako kasi yun talagang dapat eh. Kung habang buhay mong dadalhin yung galit na yun, walang, ano, walang progress na mangyayari. Lalo na sa pagitan ninyo yung dalawa. So, Madam Hampas Lupa, kamusta naman ang bonding niyo ni Kuya Bobber? Ayun, kain everyday. Anong kain? Anong kain? Siyempre magkain! Kasi lagi na kami ngayon, halos lagi na ko kami ngayon magkasama eh, di ba? Kasi siyempre, friends na, so pagpupunta ng Manila, sinasama natin siya, di ba? So, kain everyday, okay. Oy, kung ano ang iniisip yung kain, ha? Pinapakain ko sa kanya si Madam Jessica Sogo. Hindi, seryoso. Siyempre, ano, yung parang, kasi si Robin kasi sobrang tahimik na tao, di ba? So, naiilang akong kausapin siya, di ba? Pero ginagawa ko pa rin. Kasi, iniintindi ko na ganyan talaga siya. Tahimik lang talaga siya. So, pero kung ibang tao na makitid ang pag-iisip, hahayaan nila si Robin na manahimik. Hindi nila rin papansinin kasi nga ayaw mo. Di ba gano'n naman mentality, kadalasan ng mga Pinoy? Ayaw mo kausapin, hindi rin kita kakausapin. Gano'n, di ba? Pero ako, nag-a-adjust ako kasi nga, meron na din ako mga nakilalang tao before na katulad niya. Na kapag hindi mo kinausap, hindi rin sila magsasalita. So, kaya, ano na ako, relate na ako sa personality ni Robin. Hindi talaga siya magsasalita pag hindi mo siya kinausap. As in. Ay, naku, dalawa lang kayo, tatlo lang kayo dyan. Dagdag kami ng dagdag lang, kasama ko sa, ganyan lang siya. Ganyan lang talaga. Tapos pag kausapin mo siya, napakatipid pa niyang ngumiti. Picture tayo. Ganyan na lang. Tara ko, Kuya Robin, ngumiti ka kasi pag hindi ka ngumiti, mababash tayo. Pero ganun talaga siya. Oo. Hindi siya mahilig magsalita. Hindi siya makwento. Wala siyang pakalam sa buhay ng ibang tao. Kung sino man magiging jowa nito. Naku, ngayon pala, kumanda ka na. Huwag kang magalit pag hindi ka kinausap nito na isang araw. Tapos kapag bumuka yung bimuka nga, tapos alam mo na, mabaho, alam mo na yun, hindi mo kinausap eh. Ganon! Di ba? So, ayun, yun yung masasabi kong ano, banding namin ngayon ni Kuyang Bagger. Kaya siguro nangyari yung nangyari sa amin sa Walter Mart. Ganon. Kailangan niya din ako para sa pangarap niya. Yun nga lang, hindi naging maganda yung pagkikilala natin dalawa. Pero ang importante doon, Kuya, future, yung bunga nun, di ba? Kumbaga, yung dahilan na pagkakilala natin dalawa ay hindi maganda, pero at least, yung naging bunga nun, maganda para sa'yo. Madam Hampas Lupa, ano ang natutunan nyo sa nangyari sa inyong dalawa? So, para sa akin, yung pagiging isang ano, content creator, kapag nagkaroon ng ganun pangyayari ulit sa akin, ganyan, kailangan ko munang alamin kung anong side nung isa bago ako magkomento at i-upload. Kasi nga, yun nga, tulad ng nangyari nga sa amin ni Kuya Bagger, di ba? Meron para siyang other side. Meron siyang pinagdaanan nung time na yun. Tapos, ang inisip ko lang din, yung pinagdaanan ko.
yung as a customer, yun lang yung inisip ko. So yun yung ano, yun yung natutunan ko dun sa pangyayaring yun. At saka hindi na ako magbo-vlog ng mga ano, ng mga ganyan. Masakit sa ulo. So ayun nga, dahil dun nga sa pangyayaring yun namin ni Kuya Bagger, syempre natuto akong ano, binaba yung ano ko, yung pride ko para sa pagmamahal sa kapwa. As in, doon ko ulit naramdaman yung ano na pwede pala yun. Yung magkaroon ka ng care sa taong naging dahilan kung bakit ka binash ng milyon-milyong mga tao. Yung ginudge ka ng mga milyong-milyong tao. So, yun yung ano, isa sa mga natutunan ko na hindi mahirap magmahal kahit nakaaway mo pa siya. Yung isa sa mga natutunan ko doon na ano, na pwede pala magmahal lang taong kinainisan mo minsan. Yun. Kaya, I love you na, kuya. Ikaw na ako yung Bagger. Ano ang natutunan mo sa pinagdaanan niyo yung madamang pastupa? Ano, yung ano, huwag ka basta pumasin sa ano, sa first impression mo sa tao. Kasi ganun yung nangyari sa akin eh. Naging first impression ko sa kanya na ano, mataray siya. Ganun din yung naging first impression ng ibang tao sa kanya, yung mga nakapanood ng video. Pero ano, pagka nakilala mo kasi ng personal yung tao, dun mo talaga malalaman yung totoong ugali niya. Tulad nung nangyari sa amin dalawa, ngayong nagkabati na kami, di ba may mga bonding na nangyari sa amin? Iyan na natin yun. Tabi natin yung mga bonding na nangyari. Sabihin na lang natin na ano, dahil sa bonding namin, na-observe ko kung sino talaga siya, kung anong klase siyang tao. Dun ko mas na-realize na yung taong iniisip ko na impacta, ano, mataray, gano'n, mataray, mabunganga, na ano, may ibang side na mas nahigitan pa yung mga masasamang, di naman sama-sama, ngayon yung pangit na ugali nga, ayun, na nahigitan pa yung, ano, yung mga maganda, ng mga magagandang tunay na ugali niyan. Kasi nga, nakasama ko siya ni, ang dami kong nakita sa kanya, na-observe ko yung kanya, yung care niya sa ibang tao, lalo na yung pagtulong sa iba, na ano, wala sa vlog. Hindi talaga niya kinukunan ng video yung ibang pagtulong niya. Doon ko na ano yun, na-proof yun, na tumutulong siya without vlog talaga. Kasi, nung mag-asama kami, one time na ano eh, nasa ano kami, sasakyan kami papunta kaming Maynila. May ano, nadaanan kaming ano, matanda, naputol yung ano. Gusto niya pahintuin sana yung sasakyan, kasi nga gusto niya ano, lapitan, gusto niya ubusin yung panindihan, nagtitinda kasi yung matanda eh. Yun nga lang, kasi sa sobrang traffic, tapos baka makabala din kami sa mga ano, sasakyan nasa likuran namin. Hindi na kami, ano, minto. Nagdire-diretso na lang. Ayun, kung ano yung iniisip ng ibang tao kay Madam Hampas Lupa, isipin nyo na lang. Pero, sa sinasabi ko ngayon kasi, ako kasi yung nakasaksi. Isa rin ako sa, ano, sa nag-isip sa kanya dati ng masama. Pero nung nakilala ko siya, yun, nag-iba yung impression ko sa kanya. Naging maganda. Kaya nga, mas nakakasundo ko siya ngayon. Kasi doon na nakilala ko kung sino talaga yung tunay na ano, madamang paslupa. Ayun. Kasi, hindi kasi, hindi ko alam na ano, yung mga sinasabi niya, na observant siya, tapos, ganyan. Diba? Nag-observe siya, ganyan. Diba? Tahimik lang ako sa umpisa. Nakakatawa yung comment ni Kuyang Robin sa akin. Na-appreciate niya kasi. Maganda rin pala yun, no? Yung hindi mo kailangan na ipakita sa lahat ng tao, i-video lahat ng pagtulong mo. Tapos, ito na lang. Bigla na lang na yung ibang tao ang magsasabi nun para sa'yo. Kaya ako na yan kasi ang sarap pala sa pakiramdam ng ganun. Yung Bagger, ano yung masasabi mo sa mga nagmabash kay Madam Hampas Lupa? Ano, para sa akin ano, itigil nyo na lang rin. Kasi wala rin namang may dudulo sa inyong maganda, lalo sa amin, pati rin naman sa inyo. Yung kasi mga ano eh, yung galit ninyo ano eh, wala namang mangyayari dun sa galit nyo eh. Kumbaga kasi ano eh, problema naming dalawa yun eh. Diba? Tapos, kung makapag-comment kayo, tapos, na ano, parang, ang laki ng epekto sa buhay nyo nang nangyari sa amin. ano, bawas kasalanan din yun sa inyo. Kasi ano eh, na ititigil nyo naman judge sa ibang tao na hindi nyo naman talaga tunay nakilala, na binasin nyo lang sa isang pangyayari na kumalat
wala kayong ibang basihan kung sino talaga yung tao na to, kung ano talaga siya. Ayun, tigil na lang natin yung bashing natin. Kasi para din yun sa inyo, bawas kasalanan. Para sa amin, bawas stress. Ayun, ayun lang. Ikaw, Madam Hampas Lupa, ano masasabi mo? Sa, lalo na sa iyo, ang dami ng babas. Ano, sa akin naman, kung gusto nyo humaba ang buhay ninyo, pakialaman nyo yung problema nyo, wag yung problema ng ibang tao. Alam nyo ba, mga madam sir, isa sa ano, sa nagpapahaba ng buhay, yung dapat hindi ka stress, di ba? Yung calm ka lang, mag-isip ka ng mga gandang bagay, mag-meditate ka instead na mag-Facebook, ganon. Mag-isip ka ng ano, magtanim ka, kesa nagpa-Facebook ka para mambasakin. Diba? Ganun yung gawin nyo para maba yung buhay nyo. Huwag kayong mambash. Diba? May nakita kayong mali, masama, tingin nyo, pangit. Ignore! Diba? Scroll up! Mahaba na buhay nyo, hindi pa kayo magkakasala. Gumawa na lang kayo ng maganda. Mind your own business. Tapos, para naman sa mga nababash kay Kuya Bagger ngayon, dahil sa mas pinili niya ang magpatawad, dahil nasaktan yung mga pride nyo, dahil sigaw kayo ng sigaw na makukulong ako, eh hindi nagkatotoo, ngayon gusto niyong i-bash si Kuya Bagger. Huwag ganun, mga madam sir. Diba? Dapat maging masaya kayo dahil mas pinili ni Kuya Bagger ang magpatawad kaysa magkaroon ng poot sa kanyang puso. At saka, hindi ko naman siya inanwi, hindi ko siya tinutukan ng kahit na anong ano, baril or patalim para patawarin ako eh. Hindi. Sincere akong humingi ng sorry kay Kuya at nakita niya yon. Kaya sana mga madam sir, mga basher, tanggapin niyo na okay na kaming dalawa. At nandito ako, pangako ko sa kanya na palagi ko siyang i-help, tutulungan ko siya. So yun lang, magmahalan tayo, 'di ba? Magpatawaran, kalimutan na natin yung issue. Kalimutan niyo na kami. Kasi, move on na kayo. Kasi kami naka-move on na. So, thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Nandito lang ako. Palagi para sa'yo. So, supportahan kita. May bago ka ng ate, impacta, pero maganda. Sabi ni... Sabi ni nanay, your nanay. Maldita daw ako, pero maganda. Pero sabi niya, mabait na ako. Kaya mabait na ako. Diba? Okay. Ito makiliti.